seniors. Isang tanda na ang gawain ito ay gawain ng Panginoon.
Amen. Doon sa 1 Peter chapter 1 verse 5. Ayan. Tayo po lahat ito ngayon at basahin po natin ang ating text. Sa 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7, dalawang verses lang. Okay, verse 6. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations or trials, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for the privilege to listen to the preaching of your word, for the privilege to preach your word, O God. I pray that you open our hearts and our minds, encourage us, strengthen us through your word, O Lord. We pray, O God, that you forgive us of any sin that we have done. They will not hinder your blessing to each and every one of us. This morning, we thank you, Lord, for the success of our second anniversary last Sunday. Yes. And thank you, Lord, for all those brethren who have given their support, O God, contributed for their support. I pray, Lord, for those who are participating with us in the service, the live stream. Bless them, Lord, wherever they are and whoever they are, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. I want to preach on the topic, why the Bible calls the trial of our faith precious or much more precious than of gold. Doon kasi sa verse 7, ulitin ko lang yung verse 7, yung sabi niya that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. The trial of your faith being much more precious than of gold. Meron akong incidente sa buhay na hindi makakalimutan. Meron akong uncle na pastor sa Ilocos na talaga namang nakitaan ko ng katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. At kung sa pamumuhay, wala kang makita na halos kasalanan mong magawa, hindi magmura, hindi marunong. When I was in college, graduating na ako noon, na disgrasya sila sa motor. At ang nangyari, yung uncle ko na yon na natamaan ng malibela yung kanyang mata, nabali yung kanyang balakang, yung anak na gonso, and ipailalim kasama niya doon sa truck. Sapagkat yung kasalubong nila na truck ay sumabog ang gulong. At yung auntie ko na tumalsik doon sa labas. Actually, sidan yung bata na yun. Inibintuan kami na gabi. At ito ba, alam ni Dan yung sitwasyon na gano'n dahil siya yung bata na nandiyo sa ilalim ng truck. At noong pinuntahan ko sa ospital, talagang sabi ko, Lord, talagang katapusan na yata nila kasi emergency. Maraming tanong ang pumasok sa aking isip. Sabi ko, Lord, marami namang masasamang tao eh. Bakit sila pa? Bakit siya pa ay siya ay matapat na naglilingkod sa iyo? I have so many questions. Bakit ko nirelate yung kwento niya? Sapagkat tayo, kapag merong mga pagsubok sa buhay na ating dinadanas, marami tayong tanong. Na minsan hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari sa buhay natin. Pero I just want to remind you again, verse 7, the trial of your faith much more precious than of gold.
Now, para maunawaan natin kung ano ang konteksto nitong nabasa natin, ganito po itong pangyayari nito. Noong about 64 AD, ang imperial city of Rome ay nasunog. At para alisin ang pagsisi sa kanya, ang emperor noon ay si Emperor Nero. In order to take away the blame and suspicion sa kanya, ibinaling niya ang sisi sa mga Christians. Sapagkat ang Roman Empire, alam naman natin sa history, pag-ano yan eh. Sumasamba sila sa mga riporto, sa mga Diyos-Diyos. At anong klaseng mga Diyos yan? Diyos ng dagat, Diyos ng ilog, Diyos ng buwan. Yun ang kanilang alam na Diyos. So, ibinaling niya ang pagsisi sa mga Christians. At in this terrible persecution, hinuli niya yung mga Christians, ginawa niyang ilawan sa City of Rome, inusok niya ng kawayan ng kahoy, sinunog sa mga kalsada ng Rome, at sila ay pinagpapatay, pinakain sa mga gutom na leon. In this terrible persecution, si Apostle Paul ay pinugutan ng ulo. Si Apostle Peter ay ipinako pati war, pa-ex sa cross, sa persecution na ito. Now, bago namatay si Apostle Peter, isinulat niya itong sulat na ito sa mga Christian sa Pontus, sa Galatia, sa Cappadocia, sa Asia, sa Bithynia. And the Apostle described the persecution of those brethren, those forefathers, kasama sila as a trial by fire. It is a trial by fire. And if you notice, doon nga sa verse 7 na aking pinakita, in spite of the fact that they have been so severely tried and persecuted, ang sabi ni Apostle Peter, this trial by fire is precious. Mahalaga or much more precious than of gold. Now the question are this, how could it be precious when those Christians were fed to hungry lions? Paano naging mahalaga na trial of faith kung sila ay pinaghuhuli at ipinakain sa mga leon? How could it be precious when they were made torches in the streets of the city of Rome? How could it be precious when they died by hanging and beheaded? Nakagaya natin ngayon, we experience trials of life na alam naman natin na wala tayong nagawa kasalanan, pero sometimes dumarating yung mga sitwasyon na hindi naman natin hinihingi at hindi natin inaasahan. Halimbawa ganito, meron tayong isang kapatid na matapat na nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. They use their resources and money for the Lord's work. And yet, sa dami-dami ng account sa bangko, sila pa ang mananakawan. Can you understand that? Bigla-bigla na lang makita mo sa account mo na bawasan ka ng 68,000 or 100,000. Maunawaan ba? Ang dami namang pera dyan na pera namang unsaved. May mga account naman dyan na ang may-ari ay mga drug lord, mga pwedeng lord, mga tao na hindi nagsisimba, mga tao na hindi nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Bakit hindi sila manakawan? Bakit yung tao ba na nagpapagamit sa Panginoon? So how could it be precious when you are, halimbawa, meron kang sakit? How could it be precious when the devil is doing everything he can to wreak havoc your family? How could it be precious kung ang pamilya mo parang mawawasak na? How could that be precious? How could it be precious when you are in financial difficulties? So now, I want to clarify, mga kapatid, that there are different main reasons why believers suffer. Una, trials of faith. Pangalawa, chastisement. Pangatlo, consequences of sin. But this morning, I want to make clear na ang tinutukoy ng Apostle Paul dito is trial of faith, hindi chastisement, hindi sufferings as a consequence of sin. Sapagkat sabi doon sa 1 Peter chapter 4, verse 15, but let none of you suffer as a murderer or as a thief or as an evildoer or as a busybody
in other man's matters. Now, noong aking pinag-aralan na ang Bible, I learned several reasons why the Bible calls the trial of our faith precious. May mga ilang dahilan sa Bible kung pag-aaralan ng kabuuan kung bakit tinawag ang mga trials of faith na ating naranasan na precious or much more precious than of gold. Number one, the Bible calls the trial of our faith precious because trials make us feel homesick of heaven. Chalupan, I would like to remind you that we are just strangers of this world. Hindi po tayo permanente na nandito sa mundong ito. Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 13, we are strangers and pilgrims on this earth, on this world. Noong linggo lamang na ating anniversary, merong nakaupo sa harapan ko, matatandaan niyo yung retired Air Force na bisita ni Brother Al na nakaupo sa harap yung stripe yung damit niya. Oh, he was very attentive listening to the music, to the song numbers, to the preaching of God's word. And sabi nga ni Brother Al, baka may isasama, dapat nandito ngayon siya para dadalo sa ating pananambahan ngayon sapagkat siya ay na-bless sa ating sa kanyang pagdalo sa atin. But what happened? Just yesterday or Friday ba, Brother Al? Yesterday. Oh, just yesterday, namatay. Na-stroke. So, yan ay paalala sa atin, maging tayong mga anak ng Panginoon, ang buhay natin hindi permanente dito. Life is short. The Bible says, life is like a vapor that appeared for a little time and then vanished away. Maiksi lang ang buhay natin. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God and a house not made with hands, eternal in the heavens. If you are a child of God, your citizenship, my citizenship, is in heaven. Yeah. Yun ang totoong tirahan natin. The problem with us sometimes is that we feel at home too much in this world. Yeah. May mga anak ng Panginoon na parang akala mo hindi nilisan sa buhay na ito para hindi mamamatay. Kaya nga, sabi ni Preacher A. Tozer, sabi niya, the weakness of so many Christians is that they feel too much at home in the world. It is a fact that when a Christian is living a comfortable life, na lahat ng gusto natin ang narito, walang problema, walang burden, ang affection natin, ang focus natin, ay nasa mundo, and we will never think about heaven. So, kapulad ng prodigal son, yung alam naman ninyo yung kwento ng prodigal son, noong maganda yung kanyang buhay at inuubos yung resources ng kanyang tatay, hindi naman niya naaalala yung tatay niya. Hindi naman niya naaalala yung langit eh. Pero noong wala na siyang makain, wala na yung mga barkada, wala na yung mga kaibigan, at pati pagkain ng baboy ay pinagtiisan niyang kainin para pahupain ang kanyang buto, doon niya naalala yung kanyang totoong tahanan. Doon niya naalala yung kanyang totoong tatay na nagmamahal sa kanya. Sapagkat yung mga barkada, yung mga kaibigan, nariyan lang yan kapag ka may pakinabang ka sa kanila. Pero pagdating ng kagipitan, nasaan sila? Wala. Kaya yung prodigal son, naisipan niyang umuwi. Ganun din po sa atin. Kung lahat ng bagay meron sa atin sa buhay ng ito, we enjoy everything, we have all the finances and have good health, hindi natin maaalala na meron langit na totoong kahanan natin. So the trials of life is precious or much more precious than of gold because it reminds us that this world is not our final home. Amen. It reminds us that this world is not our final home. Tears in this life make us feel homesick for heaven because in heaven, God shall wipe away all tears from our eyes. Amen. Sickness make us feel homesick for heaven because in heaven, there will be no more pain. There will be no more illness.
Poverty in this life make us feel homesick for heaven. Because in heaven, the Bible says, we shall have mansions there, and we shall dwell in streets, we shall walk in streets paved with bones and mansions built by God Himself. Death in this life make us feel homesick for heaven. Because in heaven, we shall meet our loved ones there. Amen. So that is one of the reasons why Apostle Peter tells us that the trial of our faith is precious and much more precious than of gold. Because it reminds us that heaven is our final home. Amen. Eh, mga anak ng Panginoon, tandaan ninyo, time will come. Hindi natin alam. Linisan natin ang mundo ito. Hindi natin hinihingi kung at hindi natin alam kung kailan yan. Ito ay paalala sa atin. This world is not our final home. Number two, when the Apostle Peter tinawag niya na yung trials na naranasan natin ay mahalaga at mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Number two, is because trials purify us. Amen. Yung mga pagsubok sa buhay, nililinis yung kalawang sa buhay Kristiyano natin. Amen. Minsan dami natin kalawang eh. Kalawang yung kayabangan, kalawang ng panlalamig, kalawang ng backsliding, kalawang ng pagkalimot sa Panginoon. So God allows us, He will put us in the furnace of trials to burn all those dross. Kalawang, the dross of backsliding, greed, lust, hatred, selfishness. Alam niyo ang ginto, ewan ko kung nakakita na kayo kung paano lutuin ang ginto. Ang ginto, kapag yung natural na state niya, kasi kami sa Abra, meron kaming ginagawa doon na kumukuha kami ng ginto yung mga maliliit na nakahalo sa putik sa buhangin. Pag nakuha na namin yung ginto na yun, maliit lang, grapo-grapo lang siya. Parang hindi mo siya mapapansin dahil kulay yellowish lang siya na or gray, ganon. Pero pag niluto na yon, nakita ko kung paano magluto ng ginto, napakakinang niya. Pag natanggal na yung mga dugi na nahihalo doon sa ginto at inapuyan siya, napakakinang. Kung kita mo yung paglubog ng araw pagkalas simpo yata ganon, na parang yung pulang itlog, parang gano'n. Talagang makita ko yung kinang ng ginto. Ang mga anak ng Panginoon, ang totoong kinang natin ay nakikita kapag meron tayong pagsubok sa buhay. When those, katulad na niyan, kailan ba yung mga panahon na wala tayong panahon sa paglingkod sa Panginoon? When were those times that we do not feel the need, the passion to pray? When were those times when we are away from the Lord? I tell you, those times were when we are not experiencing trials and hardships in life, nakakalimutan natin ang Panginoon. Kaya pinahihintulutan ng Panginoon at bibigay siya ng trials sa atin para alisin yung mga lata sa buhay natin na nakabalot sa atin. Paalalahanan tayo. Napakadaling sa bansang ito na magsabi na ako ay Kristiyano, tayo ay Kristiyano. It is very easy to hold the Bible, to read the Bible, to attend church. But can we boldly claim that we are Christians? Can we say that we will serve the Lord? Magpatuloy maglingkod sa Panginoon kung may problema. At makikita po yung totoong katapatan sa Panginoon. During the earthly ministry of Christ, napakaraming tao ang sumusunod sa kanya. They claim that they are the followers of Christ. Pero nung dumating ang persecution, ano nangyari? Katawalan. Hanggang sa pati mga disciples, tinanong ng Panginoon, will you also go away? Will you also go away? At pati mga disciples, tinaipuran siya. That is why, mababasa natin sa Bible, sa 1 John chapter 2, verse 19, ang sabi nyo, they went out from us, but they were not of us, for if they had been for us, they would no doubt have continued with us, but they went out
that they might be made manifest that they were not all of us. Indeed, trials are precious because trials purify us. Amen. Yung mga pagsubok na yan, aalisin yung mga lata sa buhay natin bilang mga anak ng Panginoon. Amen. Number three, the Bible calls the trial of our faith precious because trials strengthen us. Amen. Ang mga pagsubok sa buhay, yan ang magpapatibay sa pananampalataya natin. A faith not tested is a weak faith. Amen. Ang pananampalataya, ang Kristiyano na hindi nasubok, mahina yan. Sapagkat ang tibay natin ay naipapakita yan, tumitibay tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay. In this world, the only thing that makes something strong is trial, yung trials. Merong isang reporter na nag-interview si isang Egyptian general tungkol sa digmaan between the Israelis and the Arab countries. Sabi ng reporter, "What do you think is the reason why an Israeli soldier is one of the best soldiers in the world?" At ang sagot ng Egyptian general, sabi niya, "Because they are engaged in war every day." Magaling ang Israeli soldier sapagkat araw-araw sila ay nag-iipagbakbak. Kaya, ganun din ang mga boxer. Paano mo natin masabi na isang boxer ay matibay at magaling? Dadaan yan sa matinding training. Binubugbog yan, pinapalo yan, pinapatakbo yan, para siya ay tumibay sa kanyang katawan. Isang runner ng Kenya noong Sydney Olympics ay may nagtanong sa kanya kung ano ang sekreto ng Kenya, isang African country, kung ano ang sekreto nila kung bakit sila nakakapag-produce ng magagaling na mga runners. Tignan ninyo sa mga track and field, karamihan sa mga nananalo dyan, marami mga African. At isa yan ang mga taga-Kenya. Ang sabi ng runner na yon, sabi niya, "It's the road sign, beware of lions." Meron silang training, track and field training ano doon, na may pinapakawalan ng mga leon. Na kapag sila nag-training, may ano dyan, merong road sign na beware of lion sapagkat sa ispat na yan, kapag ka nag-training tumatakbo ng dyan doon, hahabulin ka, talagang lilipad yon. Kaya mabilis sila kasi yun ang kanilang training. That's the, ang answer niya doon sa mga nagtanong. In the same manner, that God allows trials, wilderness, and troubles to strengthen us. Para tayo ay tumibay, mga kapatid. God is not just looking for educated people, rich people, talented people, good-looking people to use in the ministry. Ang effective na ginagamit ng Panginoon ay yung mga tao na kahit may mga pagsubok sa buhay, nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon. Amen. Hindi yung meron lang konting problema sa buhay, hinto na, suko na. Now, number four, the Bible calls the trial of our faith precious because trials awaken us. Yung mga trials na yan ay minsan kasi tulog na tayo sa ating spiritual na buhay. Tulog na tayo, unknowingly we are already malayo na tayo sa Panginoon. Natutulog tayo sa ating mga obligasyon sa Panginoon na yung giving natin na kailangan natin ipagkaloob sa Panginoon sapagkat yan naman ang kanyang utos. Nakakalimutan na natin lahat ang paglilingkod sa Panginoon. Sometimes we sleep in our faith, we backslide, hindi natin namamalayan. Backslider na tayo. Akala natin matapat tayo dahil tayo nagsisimba, pero ang totoo niyan, backslider na tayo. There are Christians when pagka pinagpala ng Panginoon, wala na, nakakalimutan na ang Panginoon. I read something, isang Roman philosopher, Sinocritus, ikaw ang kanyang sinulat. I read, quote, "So it is more useful to watch a man in times of peril and in adversity to discern what kind of man he is. For then at last words of truth
are drawn from the depths of his heart and the mask is torn off, reality remains. So God sent trials para gisingin tayo at ipakita sa atin kung nasaan na nga tayo sa ating buhay Kristiyano. Sometimes, we entertain pride in our hearts because of our talents and accomplishments. Nakagaya ni Apostle Paul. There is no doubt that Apostle Paul is the best among all the apostles. He wrote, I believe, 4 books in the New Testament. Makita natin sa 2 Corinthians chapter 11 when he named all those laborers at sabi niya, more abundantly than all the apostles in and the revelation that are given unto me, sabi niya, when I was taken up into the third heaven where God is, anong ginawa ng Panginoon? Binigyan ng Panginoon si Apostle Paul ng thorn in the flesh. Anong sabi ni Apostle Paul? Pagkatapos na nakiusap sa Panginoon, Lord, alisin mo naman ito. Pero sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Hindi inalis ng Panginoon. Anong sabi ni Apostle Paul? I glory in my infirmities and necessities and trials and tears and agony. For when I am weak, then am I strong. Amen. Sabi ni Apostle Paul, kaya pinayagan ng Panginoon ito para hindi ako magmalaki at hindi magmayabang. Troubles, trials forces you to investigate yourself and to realize that you are nothing. Absolutely nothing. That your loved ones, your friends are not enough. Your relatives are not enough. That you need to look upon God because He is the only one able to deliver you. Wala na kapag wala natin mahihiyan ng tulong. Pinapaalala ng Panginoon sa atin na tayo ay dapat tumingala at magtiwala sa Panginoon. And number 5, the Bible calls the trials of our faith precious. Because trials glorify God. Amen. Yung pagsubok na naranasan natin, it glorifies God. Sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 14, 1 Peter 4, 12 to 14 ang sabi, Beloved, think it not strange concerning the fiery trials. Tignan nyo ha, fiery, umaapoy, lumalagablab na pagsubok. Which is to try you, as though some strange thing happen unto you. But rejoice in as much as ye are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the spirit of glory of God rested upon you. On their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified. Tingnan ninyo ang buhay ni Job. Na-share ko ito noong Wednesday, pero gusto kong banggitin ngayon dahil maraming wala noong Wednesday. Tingnan nyo ang buhay ni Job. Sabi sa chapter 1 ng book of Job, Job is an upright man. He is a righteous man. Wala siyang ginagawang masama. Siya ay maayos na anak ng Panginoon. One time, si Satanas ay lumapit sa Diyos. Sa chapter 1 ng book of Job, sabi ni Satanas sa Panginoon, kaya naman siya nagiging matapat na naglilingkod sa iyo eh. Kasi pinagpapaalam mo eh. Lahat ng galaw ng kanyang kamay ay pinagpapaalam mo. Sa chapter 1, ang sabi doon, Job is the greatest man in the East. Pinakamayaman. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, sige, kunin mo yung kanyang kayamanan at mapapatunayan mo na itong lingkod ko na si Job hindi nagiging matapat dahil sa material na blessing sa kanya. So ano ang ginawa ni Satanas? Kinuha lahat yung mga camels, yung mga sheep, yung mga asses. Isang araw, hindi pa natatapos yung isang servant na magre-report, dumating na naman, Job, patay yung libo-libong camels. Job, patay yung libo-libong ganito. Job, patay yung ganito. At sa kahuli-hulihan, dumating yung isang servant, Job, lahat ng anak mo patay. Itong lalaki, tatlong babae, sabay-sabay na namatay. Anong ginawa ni Job? Ang ginawa ni Job, naghubad ng kanyang damit, kinalubo ang kanyang ulo.
at nagsamba, sumamba sa Panginoon. Kung tayo yun, ano kaya maging reaksyon natin? Ano kaya maging reaksyon natin? Natanggal ka sa trabaho. Ang negosyo mo, pagsak, walang lahat ang resources. Tapos, sa St. Peter, tabi-tabi ang kabaong ng mahal mo sa buhay. Ano kaya maging reaksyon natin? Pero si Job, anong sabi niya? The Lord giveth. The Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Sabi niya, hubad ako na nanggaling doon sa sinapupunan ng aking nanay. Hubad din ako na babalik kay kamatayan. Ibinigay ng Panginoon, binawi ng Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoon. Anong na anong resulta? God was glorified. Naitaas ang pangalan ng Panginoon at napatunayan na itong si Job ay hindi naglilingkod dahil sa material na blessing. Tayo mga kapatid, are we serving God because of material things? Hindi dapat ganon. So, yun ang nangyari. Ngayon, lumapit na naman si Satanas sa Panginoon, sabi niya, kaya naman siya patuloy na magtapat sa iyo. Kasi wala mang material na bagay, patay ng mga anak, pero malusog siya. Tignan mo yung hirit ni Satanas. Ay, ano sabi ng Panginoon? Sige, touch his skin, his body. At mapatunayan mo na kahit siya ay maghihirap sa kanyang kalusugan, patuloy pa rin siya na maglilingkod sa akin. Ayon, si Job, nagkaroon ng pigsa from head to foot lahat. Pati inong, ngipin lang ang walang pigsa. At nakaupo na lang sa abo. Remember, imagine a man, honorable, respectable man, rich man, the greatest man in the East, nakaupo sa abo, walang mga anak na mag-convert sa kanya, at yung asawa niya na nakatingin sa kanya, anong sabi pa sa kanya? Imbes na siya, sa halip na siya ay encourage, anong sabi? Job, curse God and die. Wala nang naiwan sa kanya. Pero anong sabi ni Job? Though the Lord's slay me, doon sa verse verse 13 and 15 ng Job, sabi niya, Though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain my own ways before him. Kahit papatayin ako ng Panginoon, magpatuloy ako na maglingkod sa kanya. So napatunayan, naitaas ang pangalan ng Panginoon, mali ang akusasyon ni Satanas na si Job ay naglilingkod dahil sa siya ay may magandang kalusugan. Now, I can relate that sa ating mga kapatid. Marami dito sa atin, mga kapatidan, na talagang naman nagpapagamit sa Panginoon. Of course, hindi masaya ang Diablo na ang gawain ng Panginoon ay nagpapatuloy at may mga kapatiran na matapat na nagpapagamit sa Panginoon. So, yan ang pag-aralan natin itong buhay ni Job. Pero tignan nyo ang nangyari sa buhay ni Job. Sa verse 12 ng chapter 42, hindi naman puro trials eh. Pinagpala ng Panginoon si Job ng doble. Pagkatapos ng pagsubok, remember this, after trials, there will be blessing. There will be sunshine. In every darkness, there will be sunshine. Verse 12, so the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. For he had 14,000 sheep and 600 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she asses. Sa verse 13, he had also 7 sons and 3 daughters. Ibinalik yung nawala yung mga anak, ibinalik yun. Sa verse 15, and in all the land were no women found so fair as the daughters of Job. Yung mga anak niya, yun ang magaganda. Doon sa lupain na yun. So that is the life of Job. Si Job, wala siyang kasalanan na gawa. Yung kanyang naranasan ay trials of faith. Ang purpose para maitaas ang pangalan ng Panginoon. Ay mga kapatid, sa mga trials na nararanasan natin at mararanasan natin, pasana maitaas
ang pangalan ng Panginoon. Kung tayo ay magrebelde sa Panginoon at puminto sa paglilingkod sa Panginoon, kapag tayo nakaranas ng trial sa buhay, magwawagi ang Diablo. At sasabihin niya, tignan mo yan, ayayan naglilingkod kasi pinagpapala mo. E pag huminto tayo, totoo nga ang Diablo. Patunayan natin mga kapatid na ang Diablo ay mali. Na tayo ay naglilingkod hindi dahil sa blessing ng Panginoon. Now the Lord was glorified in the life of Job. Now, number 7, the Bible calls the trial of our faith precious because through trials, we can be a blessing and incur an encouragement to other people, to other believers. Kapag tayo dumaan na sa isang problema, tayo ay effective na gagamitin ng Panginoon na encouragement sa iba. Kami ni Sister Ria nagpukuntuhan kami, umiikot yung naglalakad dyan. Sabi niya sa akin, ngayon ko lang nauunawaan na kaya pala tayo dumaan sa ganong mga pagsubok sa buhay, tatawagin pala tayo sa ministry at yung mga naranasan natin, nagagamit natin para i-encourage ang iba. Mga kapatid, mahirap mag-advise sa isang bagay na hindi mo naranasan. Yan ang totoo nga. Ano ba maingay? Pero pag naranasan natin, talagang maibigay natin yung... Kasi, dumaan ka eh. So, ibigay ng Panginoon, pinahihintulutan ng Panginoon yung mga pangyayari na yan, mga trials sa buhay natin, para tayo ay magiging effective na instrumento ng Panginoon mag-encourage sa iba. Many of the songs, tingnan mo, marami sa mga kanta na kinakanta natin ay bunga ng mga trials na naranasan ng mga anak ng Panginoon. One example that I will give to you this morning is this. Alam nyo naman yung kanta na kinakanta natin na It Is Well With My Soul, di ba? It Is Well With My Soul. Yung kanta na yan ay isinulat ng isang Christian lawyer na pangalan ay Attorney Horatio Spafford. Ito si Attorney Spafford, he experienced many trials in his life. Matapat na anak ng Panginoon, noong 1871, nasunog ang Chicago sa Amerika at natupok ang kanyang negosyo. Nalugi ang kanyang negosyo. Pagkatapos, before yung sunog na yan, namatay yung kaisa-isa niyang anak na lalaki. Lima ang anak niya, may isang lalaki, namatay pa yung lalaki before na sunog. And then, 2 years after the fire, si Attorney Spafford ay nagplano ng trip sa Europe kasama ang kanyang asawa at 4 na anak na babae para tumulong sa crusade or evangelistic campaign na isasagawa sa Great Britain ni na D.L. Moody at Ira Sankey. At a day before the rescheduled departure, itong si Spafford ay nagkaroon ng last minute na meeting or transaction, kaya ang ginawa niya, pinauna niya yung kanyang asawa at 4 na anak na babae. Kasawayang palad, noong November 22, 1873, yung barko na sinakyan ng mag-iina niya ay pinangga, ay nakabanggaan ng isang English vessel at ito ay lumubog. Lahat ng 4 na anak ni Attorney Spafford ay namatay. Ang nakasurvive lamang ay yung kanyang asawa. Pagkatapos ng rescue, pagkatapos ng pangyayari, dinala si Attorney Spafford doon sa gitna ng dagat, doon sa spa kung saan lumubog yung barko kasama ang kanyang 4 na anak na babae. At habang tinitignan niya, ang dagat, tubig ng dagat, pumasok sa kanyang isip ang lyrics ng kanta na It Is Well With My Soul. Nandiyan ba yun? When peace like a river attended my way. Sabi yung kanta niya. When sun... Buksan mo nga. Yan ako lang, pati yung horror. Yan. Yan, ito ang bunga ng pangyayari na yon. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast
Don't you say it is well with my soul. Yung koro niya. It is well with my soul. It is well with my soul. Okay lang, sabi niya. Binigay ng Panginoon, kinuha ng Panginoon, katulad ni Job. Another example, yung kanta na I'd rather have Jesus. Ito ay sinulat ni George B. Bernice. Alam, kung pamilya kayo dyan, pwede niyong i-YouTube pamilya yung kanta ni George B. Bernice. He's a faithful Christian singer sa US. He had been singing in churches at mga radio programs para paglipon ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkanta. Pero sa edad na 23, nagkaroon siya ng alok na magandang kontrata para magiging singer sa buong mundo. Nakataya ni Elvis Presley, kagaya ni Michael Jackson, sapagkat maganda ang boses ni George B. Burleshi. Pero ang ginawa ni George B. Burleshi, sapagkat medyo nahirapan siya mag-decide, siyempre, iniisip niya yung kasikatan at saka yung kita na pera na pwede niya matanggap. Pumunta siya sa piano while sitting at their family piano. Nakita niya yung poem na isinulat ni Mrs. Rhea F. Miller na ang sabi doon, I'd rather have Jesus. At doon pinugtog niya, nilagyan niya ng tono kaya nagiging kanta. I'd rather have Jesus. Oh, yan. Ito yan. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Kaya sa mga evangelistic meeting ni na Billy Graham, lalo ng sino Billy Graham, yan, makikita mo, si George B. Burleshi, na siya ang isang singer doon. So, yan, yung kanta na yan. Another song, yung kanta na "'Tis So Sweet to Trust in Jesus." Yan ay sinulat ni Louis Estep na kung saan meron silang asawa at apat na taon na anak. Minsan, pumunta sila sa beach para magkaroon ng family bonding. At habang silang mag-asawa ay naroon sa pagpang at nagpukwentuhan, nakarinig sila ng sigaw. At ang ginawa ni Mr. Estep, pinuntahan niya doon sa dagat, nalulunod yung kanyang anak. Sa pagtangkani na pag-rescue, pati siya nalulunod din. So, umuwi si Mrs. Estep na mag-isa na lang. At wala siyang alam na ikabubuhay sapagkat iniwan na siya ng kanyang asawa, siyang breadwinner. Pero isang araw, habang siya ay nag-mumuni-muni at nag-pipray, walang pangailangan, pagbukas niya ng kanilang pintuan, ay nakita na doon ang mga pagkain na nakalagay sa pintuan at pera na inilagay, hindi niya alam kung sino ang naglagay. Kaya isinulat niya naman yung kanta na "It's so sweet to trust in Jesus." Ito yung lyrics. Kung bakit ko pinapakita sa inyo, yung mga hymns na kinakanta natin, yan po ay isinulat ng mga tao na dumaan sa mga matinding pagsubok sa buhay. "'Tis so sweet to trust in Jesus." "'Tis so sweet to trust in Jesus and to take Him at His word, just to rest upon His promise and to know the safe the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more." Your experience trials? Trust God! Yeah. Trust God! Anong nangyari kay Mrs. Estep? Nakapag-asawa ng missionary. Nakapag-asawa ng missionary, kaya nagkaroon siya ng magandang buhay sapagkat nag-provide din ng Panginoon ng kahalili ng kanyang asawa. Another song, yung kanta na "I Belong to the King." "I Belong to the King," ito ay sinulat ni Ida L. Reed, taga West Virginia. She's a believer
from West Virginia. Kailangan niyang magtrabaho na talaga namang magiging trabaho sapagkat yung kanyang nanay na widow, kailangan niyang alagaan dahil bedridden siya. Ang nanay niya ay dahil. Pero dumating ang punto na siya ay nagkasakit din at nagiging bedridden din si Aida Reed. She wrote the poem habang siya ay nasa karamdaman, nagsusulat siya ng poem at may mga nagbabayad sa kanya dahil sa mga poem na ginagawa niya. From one time from her hospital bed, isinulat niya ang lyrics ng kanta I Belong to the King. And this song became popular in the Christian world. It became a source of comfort and satisfaction to many believers. It came to a point na yung American Society of Composers, authors, and publishers, nagkakasundo-sundo sila, nabigyan si Aida Reed ng monthly pension na yun ang kanya ikinabubuhay hanggang siya namatay. So, isinulat niya, ito yung kanta nito, I Belong to the King. I belong to the King. I'm a child of His love. I shall dwell in His palace of fair. For He tells of His bliss in your heaven above, and His children in splendor shall share. I belong to the King. I'm a child of His love, and He never forsaketh His own. He will call me someday to His palace above. I shall dwell by His glorified throne. Yung number two niya, pakialam mo. I belong to the King, and He loves me, I know. For His mercy and kindness so great are unceasingly mine, wheresoever I go, and my refuge unfailing is He. Number three, I belong to the King, and His promise is sure, that we all shall be gathered at last, in His kingdom above, by life's water so pure, when His life with its trials is past. Yung mga trials, matatapos din. Yan ang ibig sabihin. Coro. I belong to the King, I'm a child of His love, and He never forsaketh His own. Tanda niyan, we experience trials, but there is a promise that God will never forsake us. Hanggat sa hindi natatapos yung purpose niya, yung dahilan niya, sa trials na yan, hindi niya naalisin. Kaya magpakatibay tayo kasi may plano ang Panginoon. Yeah. Remember, kagaya sa buhay ni Job, isang mapatunayan, basahin yung chapter 1, chapter 2. Walang nangyari sa buhay ni Job na hindi pinahintulutan ng Panginoon. Right. Remember, our God is all-powerful. Lahat ng nararanasan natin, pinahintulutan ng Panginoon for a reason. Hindi man natin maunawaan sa ngayon. Pero sa mga susunod na araw, maunawaan mo, kaya pala. God has a reason for everything. God has a reason. So, kaya nga, kahit pinahintuluan ng Panginoon sa Romans chapter 8 verse 18, ang sabi dyan, I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. The Bible also says sa Psalms chapter 34 verse 19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Tutulungan din tayo, mga kapatid. So, the Bible calls the trial of our faith precious because number one, trials make us feel homesick for heaven. Number two, trials purify us. Baka naman maraming latak na nakabalot sa buhay Kristiyano natin na kailangan alusin ng Panginoon para kuminang tayo bilang anak niya. Number three, trials strengthen us. Baka naman masyado tayong malamya, masyado tayong mahina, na kailangan patibayin at patatagin ng Panginoon. Number four, trials awaken us. Baka tayo tulog na sa ating pag-ilipot sa Panginoon. Number five, trials glorify God. And number six, trials
through trials, we can be a blessing and encouragement to other believers. Amen. Finally, a believer who has been tested and remained faithful is a believer whom God will say someday, when judgment day comes, thou good and faithful servant, you have gone a good fight. You have finished your course. You have kept the faith. Kung ano mong pagsubok sa buhay, kapit lang sa Panginoon. The Lord will give us grace and strength to overcome. Amen. Let us pray. Thank you, Lord, for the message that you have given us this morning. Nawa, Panginoon, magbigay ng paalala sa mga kapatiran, lalong-lalong matuod sa mga dumadaan sa pagsubok sa buhay, Panginoon. Na kailangan namin kumapit sa biyaya mo, Panginoon, magtiwala sa iyo sapagkat meron kang dahilan sa mga trials na nararanasan. Hindi namin maunawaan, Panginoon, kung bakit. But you are supreme, you are all-knowing, you are all-powerful. Teach us, O God, to submit to your will. Habang lahat ay nakayoko at nakapikit, mga kapatid ko sa Panginoon, meron ka bang gustong ilapit sa Panginoon? Are you experiencing trials of life sa umagang ito na gusto mo at dapat mong ilapit sa Panginoon? And your prayer is, Lord, bigyan mo po ako ng lakas. Bigyan mo po ako ng damdam na tibay at lakas na harapin ito. Sapagkat hindi ko po kaya maliban lamang, Panginoon, sa biyaan ng pagkakaroon mo. If that is your prayer this morning, please come and let us pray together. Come on. The altar is open. Come on. This past week, sa totoo lang, talagang maraming mga pagsubok sa buhay. Personally, as a father of a family, as a husband, as a pastor of this church, suntok sa likod, saksak sa ulo, kung ano-ano man yan na ginawa ng Diablo sa atin. Pero, kagaya ng mensahe sa umagang ito, may dahilan ng Panginoon. Ito ang magtutulak sa atin na patuloy na magtiwala sa Panginoon. Sapagkat mawala ang biyaya ng Panginoon, talaga namang hindi natin kaya. Kung meron man dito, kalo man ninyo pang kailangan, just come for, I don't know, paano nagtrabawa sa isa ng Panginoon, gusto niyo ilapit ang inyong mga mahal sa buhay, just come forward and let us pray together. May mga mahal kayo sa buhay na nais niyo makakilala sa Panginoon, the altar is open for everybody who wants to come and pray, let us pray together. O baka sumagal ito ang panalangin mo. Gusto kong pagtanggapin ang Panginoong Jesus na aking pinapagligtas at pagkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. If that is your prayer, please raise your hand and I will pray for you. Meron po ba? Nag-aaten ako sa church pero wala pa akong umiyak na relasyon sa Panginoon. Is that your prayer this morning? Raise your hand, we will pray for you. Okay. Ipag-pray ko po yung mga pumunta dito sa harap. Just remain kneeling down or standing. Tayo po yung madalangin. Panginoong Diyos, mga kapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa iyo sa umatang ito. Inilalapit ko po ang mga kapaginan ng tayo na inibiyohod at humingi sa iyo, Panginoon, ng biyaya at kalakasan. Ano man ang mga sitwasyon o pagsubok sa buhay na kanilang hinaharap, sa kasalukuyan, Panginoon, dalangin po na bigyan po sila ng tibay, lakas ng pananampalataya, biyaya, Panginoon, para makayanan ang mga pagsubok sa buhay na kanilang nararanasan. Tunay nga po, Panginoon, na wala kaming magagawa kung hindi mo kami gabayan at tulungan, Panginoon. Lord, inilalapit ko po sa inyo lahat ng mga tatay. Bigyan niyo po kami ng tibay at lakas na maiwasan ang mga bagay-bagay na makakasira sa pamilya namin. Yes. Turungan niyo po kami na magiging maayos na ama ng pamilya.
ang mga nanay sa church na ito, pinagpipray ko, Panginoon. Turungan niyo po sila at bigyan ng biyaya na patuloy na magiging maliwanag na ilaw sa tahanan sa kanilang mga anak, Panginoon. At ang mga anak, mga young people, mga kabataan ng church na ito, dinadalangin po, Panginoon. Turuan niyo po sila na magiging maayos na mga anak na masunurin. They honor their parents as you have commanded, they obey their parents, O God. At pagpalain niyo po ang kanilang pag-aaral, mag-uumpisa na naman po ang enrollment nila, ang kanilang mga klase. Tulungan niyo po sila na mag-focus sa kanilang pag-aaral. Pagpalain niyo din yung wisdom, Lord, na maging angat sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sapagat kami, Panginoon, ay nakasalayan lamang sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong pagpalain ang hanap buhay ng bawat isa. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga negosyo ng mga kapatiran namin na nagninegosyo. Bigyan niyo po sila ng pabor, Panginoon. At patuloy niyo po kami gamitin na instrumento para po sa ikalalago ng iyong gawain. Pagka sa pangalan ni Jesus na nandito namin dinadalami. Amen. Amen. MC, please. Bago tayo mag-close. For saving my soul, thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. To present us faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever, and all of God's people will say, Amen. God bless us all.